mga Pilipino basketball player ay palaban kung pisikalan lang naman ang labanan sa basketball dahil sa kapag tinira ang mga Pinoy basketball player ay yari ka na. Muli nating balikan ang mga laban ng ating mga PBA superstar sa international game. Pero bago natin pag-usapan to mga ka-BM, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mundo ng basketball. Hindi ka tulad ng tropa mo. Sa laban ng ating national team sa mga international game ay hindi maiiwasan ang mga pisikalan at alam naman natin na ang mga Pilipino ay palaban talaga lalo na sa basketball. Mapapisikal man yan o bigayan lang, hindi naman tayo papatalo dyan. Katulad na lang ang pinakita ni Raymond Almazan na nagpakita ng tapang sa China. Bukod pa sa maganda rin ang pinapakita rin ni Raymond Almazan sa laban noon kontra sa China, ay pinakita rin ito na kaya nitong makipagpalitan ng muka sa kanyang katapat. Sa sequence nga na ito ay talagang hindi nagpapatalo sa pakikipag-agawan ng bola si Almazan sa isang Chinese player, at may sequence pa na talagang banggaan at girian talaga. Alam naman natin talaga ang mga Pinoy ay palaban pagdating sa mga ganitong pagkakataon. Sa laban ng Pilipinas versus Malaysia ay pinakita rin ni Kevin Ferrer na hindi basta-basta magpapatalo sa physical game ang mga Pinoy. Sa sequence nga na ito ay magandang depensa ang ibinigay ni Kevin Ferrer sa isang Malaysian player, at nangyari na nga ang inaasahan na pisikalan, nagkabigayan, nagkahawakan at nagkaambahan pa. Alam mo naman ang mga Pinoy kahit dayo lang sa international game ay hindi rin talaga magpapatalo sa mga ganitong pagkakataon. Ang nakakatawa lang sa pangyayari na ito ay ang napatalsik sa court ay yung pangwalang kinalaman sa pangyayari, at nagulat na lang bigla si Carl Brian Cruz na sinabing wala akong kinalaman dyan, ref. Punta naman tayo sa laban ng Giles Pilipinas versus China sa finals ng FIBA 2015, na kung saan talagang hindi nagpakita ng takot ang mga Pinoy kahit nasa home court pa ng China ang ginaganap na laban. Sa laban nga na to, marami ang nagsasabi na dinaya tayo sa mga tawagan ng referee dito, pero pag-uusapan natin ang mga pisikala na nangyari. Sa sequence nga na part din na tinapakan si Terrence Romeo sa tuhod o paa ng isang Chinese player sa drive to the basket nito. Sa isang sequence naman ay natuhod sa ulo si Dondon Honteveros, pero alam mo naman ang mga Pinoy kapag nasasaktan gagante. May part din na sinundot ng isang Chinese law, kung physical game lang naman ang pag-uusapan. Sa laban naman ng Iran versus Gilas Pilipinas sa Jones Cup noon ay may physical game din na pangyayari, at involved na naman si pambansang Siko na si Hodor o si RDO. Sa sequence nga na ito ay pa-layup na sana si Hamed Haddadi, pero na-foul ni Terrence Romeo, at hindi natin alam kung siniko ba talaga ni RDO si Hamed Haddadi, dahil sa video ay parang natulak din siya, at nang nilapitan siya ni Hamed Haddadi ay sinabi nitong tinulak raw siya. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng unting tulakan at usapan. Kayo na ang humusga kung sadya ba ito ni pambansang Siko na si RDO. Sa laban na ito ay tinalo ng Iran ang Gilas Pilipinas sa score na 63-74. Bagamat ang mga Pinoy ay dehado palagi pagdating sa mga international game, ay pinapakita pa rin nila na kaya nilang makipagsabayan kung physical game lang naman ang pag-uusapan. Hindi man maiiwasan ang balyahan si Kuhan at sundutan, ay ang importante ay proud pa rin tayo sa ating national team na lumalaban para sa ating bayan.